kapag ang isang buntis tumuwad at tumingin sa isang tao sa pagitan ng mga binti niya, may kakayahan siyang makita kung aswang ba ang taong yun o hindi. Mukha pa namang mabait ang batang yun. Baka mamaya, siya na ang sunod na aswangin dito sa lugar natin. Noong una, hindi pa nga ako siguradong aswangin nakita ko, kaya lang, bigla siyang tumayo at lumipad. Parang isang malaking panigi pa lang itsura nun. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Taong 1995 nang iwan ako ng nobyo ko matapos niyang malamang nagdadalang tao ako. Itinakwil din ako ng mga magulang ko nang hindi ako pumayag na ipalaglag na lang ang anak ko para daw hindi masira ang kinabukasan ko. Kaya naman napilitan akong magpunta sa ibang lugar upang sana'y magsimula ng panibagong buhay kasama ang magiging anak ko, hanggang sa napadpad ako sa isang bayan sa probinsya ng Laguna. Lingid sa kaalaman ko, kasabay din pala ng pagdating ko sa lugar na yon ay ang siyang pagsisidatingan din ng mga nilalang na ang buong akala ko noon ay nabubuhay lang sa mga kwento at pananakot ng matatanda noon sa aming lugar. Ako nga pala si Serena. 51 anyos, isang probinsyana mula sa Bicol. At ito ang aking kwento. Tulong! Tulungan niyo kami! Si Dolores! Ang asawa ko! Inaaswang ang asawa ko! Tulong! Halos sabay-sabay yatang naglabasan noon sa kanya-kanyang mga lungga ang magkakapitbahay ng isa sa mga kapitbahay naming itago na lang natin sa pangalang Isagani, ang bigla na lang nagsisigaw ng gabing yon at sinabing inaaswang daw ang kanyang asawa. Ako naman ay napasilip noon sa bintana habang pupungas-pungas pa ng mata dahil naalimpungatan lang naman ako bigla sa pagtulog ko. Ay, Diyos ko! Isagani, anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw dyan? Ay, alas 10 na ng gabi. Inang Bening, inaaswang ho si Dolores. Kitang-kita ko. May nakasilip na malakit mapulang mata sa awang ng bintana namin sa kwarto. Pagkatapos ho, bigla na lang siyang dinugo. Ano ka mo? Ay, Diyos ko, hindi pa kabuhanan ni Dolores, ha? Eh, saan nagpunta ang aswang na sinasabi mo, Isagani? Nakita mo ba? Hindi ho eh. Mang Celso, bigla na lang po siyang lumundag ng pagkataas-taas, tsaka bigla na lang nawala nung sumigaw ako. Isagani! Ang bata! Parang malalaglag na! Ay, Diyos ko po! Isagani! Isugod mo na sa ospital ang asawa mo! Roy! Ihatid mo muna itong mag-asawa sa ospital, bilis! Gamitin mo yung tricycle natin! Mabilis namang sumakayang mag-asawang Isagani at Dolores sa tricycle bago yun pinaharurot ng apo ni Inang Bening na si Roy. Si Inang Bening ang may-ari ng nirerentahan kong apartment ng mga panahong yun. Ay, Jesus Maria Joseph! Ano na bang nangyayari dito sa lugar natin at parang sunod-sunod na yata ang mga buntis na nakukunan? Sa lagay ko eh, totoo ang sinasabi ni Isagani ng Bening. Mukhang may gumagalangang aswang dito sa atin. Naku, tama nga ho kayo dyan, Mang Celso. Yan din talaga yung tingin namin itong si Kumaring Biday.
nung palang isang linggo. Abay, kahit kasi yung manugang niya, yung nakatira dyan sa kabilang kanto, abay, dinali rin ng aswang. Kaya yun, nakunan din. Ano ka mo? Pati yung asawa ng panganay mo, nakunan din, Beday? Ay, oho, Mang Celso. Eh, hanggang ngayon nga ho'y nasa ospital pa rin ang manugang ko. Kaya itong anak ko, ikot kung saan kukuha ng pambayad. Unang apo ko pa man din sana yun. Balot! Balot kayo dyan! Ay, naku, Mare. Speaking of the devil. Huwag kang maingay, Mare. Abay, baka marinig tayo niyan. Pati tayo aswangin din. Hoy! Kayong dalawang chismosa, anong pinagbubulungan ninyo dyan? Saka, bakit sinusundan nyo ng tingin niyang si Amparo? Balak nyo na namang utangan siya, no? Napapailing si Inang Bining habang pinagsasabihan ang dalawa pang kapitbahay naming sina Aling Oring at Aling Beday na mga kilalang chismosa noon sa barangay na yon. Kayo talaga. Lahat na lang yata ng bagong salta rito sa atin inuutangan nyo. Tapos, pag kayo hindi napautang eh, gagawan nyo ng chismis. Kayo naman ng Bining? Hindi ho kami mangungutang kay Amparo, no? Masyado naman ho kayo dyan. Oo nga ho, Inang. Eh, ang totoo nga ho, ayaw naming lapitan niyang si Amparo kahit kailan, ano? Mamaya niyan, pati kami mapahamak. Bay, teka. Parang may pinupunto yata kayong dalawa dyan sa mga sinasabi nyo, ah. Ano ba ang pinapahiwatig nyo? Ako, Celso. Pati ba naman ikaw, eh, magpapa-impluensya dyan sa dalawang yan? Nakakalimutan mo yata nung isang linggo lang, ipinatawag na naman sa barangay ang dalawang yan dahil nagpapakalat ng maling chismis. Mantakin mo ba namang ipagkalat na buntis daw yung 14 anyos na anak ni Konsehala? Yun naman pala eh, napabayaan lang sa kusina. Kayo talaga, Inang Bining? Nakaraan na ho yan. Kalimutan na ho natin. Si Amparo ho ang pinag-uusapan natin ngayon. Eh ano nga kasi ang meron dyan kay Amparo? Diretsahin nyo nga kami. Ang sa amin lang naman ho kasi, buhat nang dumating yan si Amparo dito sa lugar natin, sakalang nagkasunod-sunod yung mga nakukunang buntis dito. Isa pa, sino ba sa inyong nakakitang lumabas siya ng umaga? Oo nga ho, tuwing gabi lang naman talagang lumalabas yan si Amparo simula nang dumating yan dito. Saka alam nyo ba, ang sabi sa akin ng anak ko, bago raw nakunan ng asawa niya, ay ilang beses niyang nakitang nagpapabalik-balik sa tapat nila yung probinsyanang yan. Kunwari, naglalako lang, pero halatang may ibang pakay. Dahil panay daw ang sulyap niyan sa bahay nila. Ang ipinagtataka pa nga ng anak ko, sa tuwing dumadaan daw yung si Amparo sa kanila, nakakaramdam daw ng pagkabalisa ang asawa niya. Banas na banas, uhaw na uhaw. Tapos ay humihilab pa raw ang tiyan. Hanggang sa hayon. At nakuna na nga. Totoo ba yung sinasabi niyo, Beday? Auring? Abay, oo naman humang Celso. Lulukohin ba naman namin kayo? Eh kung ganon, mukhang kailangan nga nating mag-ingat dyan kay Amparo. At talagang nagpauto ka nga sa dalawang chismosang yan, Celso. Bakit hindi nang Bining? Wala namang sino sa atin dito ang nakakaalam kung saan talaga galing yang si Amparo. Ang alam lang natin, probinsya na siya. Abay, bigla na lang siyang sumulpot dito at tumira doon sa bakanting lote sa tabing ilog. Malay ba natin kung hindi pala totoong siya nga ang may-ari ng lupang yon? Hindi naman papayagan ni Kapitan na tumira siya doon kung wala siyang ipinakitang katunayan, Celso. Palibasay, matagal mo nang pinagdidiskitahang angkin na yung lote niyo dahil katabi yun nung nabiling bahay ng anak mo eh. Ay, nako, huwag kayong basta-basta na lang manghusgar yan kung wala naman kayong ebidensyang totoo nga yung mga haka-haka ninyo. Ay, nako, Inang Bening. Bahala ho kayo kung ayaw nyo maniwala sa amin. Basta, binalaan na namin kayo, ha? Oo nga ho. Kung ako sa inyo, babalaan ko rin yung bago ninyong border. Ano nga hong pangalan nun? Ah, si Serena! Mukha pa namang mabait ang batang yun. Baka mamaya, siya na ang sunod na aswangin dito sa lugar natin. Aswangin? Bakit, Mare? Buntis pa yun? Akala ko dalaga yun.
Oo, buntis yun. Sus, hindi mo ba napansin ang balakang? Ang laki tapos. Ba't talaga namang wala na kayong pinipiling pagchismis ang dalawa, no? Magsihuwi na nga kayo, baka kakachismis nyo. Hindi nyo alam, pinasok na pala ng aswang ang mga bahay ninyo. Matapos ang gabing yon, hindi na natigil pa ang pagkalat ng mga usap-usapan tungkol sa gumagalang aswang daw sa lugar. Nakapagbigay yun ng takot at pangamba sa halos lahat ng mga taga ron, at kabilang na ako doon. Laking Bicol kasi ako, kaya't bata pa lang ako ay marami na talaga akong naririnig na mga haka-haka o paniniwala tungkol sa mga aswang. Lalo na't ang mga magulang ko ay parehong galing sa lahi ng mga albularyo. Nabanggit pa nga sa akin ng lola ko noon na ang kanya raw ina ay isang direktang tagapagmana ng lahi ng mga babaylan. Kaya naman marami rin akong alam na pangontra at pantaboy sa iba't ibang klase ng mga elemento. Ganun pa man, hindi ako yung tipong mabilis maniwala sa mga sabi-sabi lang. Kaya naman lumaki pa rin akong may mga pagdududa kung totoo nga ba ang mga nilalang na ito o baka katang isip lang na ginagawang panakot ng matatanda noon sa lugar namin. Pero buhat ng gabing makatitigan ko si Amparo, doon na nagbago ang lahat ng pananaw ko. Aaminin ko, iba talaga ang dating niya sa akin. At alam kong kailangan kong protektahan ang magiging anak ko, totoo man o hindi ang bintang sa kanya ng mga tao. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa anak ko pagkatapos ko siyang protektahan laban sa sarili kong mga magulang. Manong, dito na lang ho. Ito ang bayad. Salamat. Ay naku, Mari! Talagang nakakatakot na dito sa lugar natin. Diyos ko! Dapat talaga mahuli ng aswang na yun eh. Naku, may biniktima na naman siya. Sinabi mo pa, Mari. Hanggang ngayon nga, hindi pa raw tumitigil sa pag-iyak yung anak ni Kunsihala. Talagang kitang-kita raw kasi nung bata yung mata ng aswang na nakasilip dun sa butas ng bubungan nila. Sus, Mari Joseph, hindi pa nga tuloy ang lumulubog ang araw. Umaatake na siya. Kakauwi ko lang noon galing sa trabaho nang maabutan kong nagkukumpulan na naman sa kalye ang mga kapitbahay ko. Narinig kong aswang na naman ang paksa ng chismisan nila at mukhang may panibago na naman pala itong biktima. At alam mo ba, Mare, kung sino ang nandoon na naman sa kalsada nang makunan yung anak ni Kunsihala? Sino pa? Eh di si Amparo! Ilang araw na siyang nakikitang umaaligid sa tapat ng bahay nila, Kunsihala, bago pa mangyari yung kanina. Ay, naku! Talagang ibang kutob ko dyan sa Amparo na yan, Mari. Pero maiba ako. Eh di lumabas din ang totoo. Nabuntis nga yung 14 anyos na anak ni Kunsihala. Tama na naman tayo, Mari. Nakaharang ang dalawang chismosa sa tapat ng pintuan ng bahay ko. Kaya naman, dinig na dinig ko talaga noon ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa, hindi na ako nakatiis pa. Ah, makikiraan ho, mga ate. Ay! Nandiyan ka na pala, Serena! Binati ako ni Aling Oring nang mapansin na nila ako sa wakas. Sus, Mari Joseph, Serena! Bakit wala ka man lang suot na sombrero o pandong sa ulo? Masareno na ah! Makakasama sa bata yan. Dapat taglalagay ka ng puting tela dyan sa ulo mo kapag lalabas ka ng bahay. Lalo na kapag ganitong paggabi na. Ang sabi kasi sa akin ng nanay ko noon, kapag ang buntis daw ay nagsuot ng puting pandong sa ulo niya, nagiging proteksyon daw yun laban sa mga aswang. Dahil ang nagiging tingin nila sa inyo, birhen pa. Ah, ganun ho ba? Sige ho, tatandaan ko ho ang sinabi niyo, Aling Beday. Pero biglang sumingit ulit sa usapan si Aling Auring. Ay, at saka,
maglagay ka rin ng pangontra dito sa labas ng bahay mo, ha, Serena? Para hindi ka aswangin, lalo't mag-isa ka lang. Naku, nasan ba kasi ang tatay ng anak mo at hinahayaan kang mag-isa sa buhay? Wala ho. Wala hong ama tong anak ko. Ha? Walang ama? Pwede ba yun? Sira ka talaga, Auring. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ni Serena? Wala raw ama ang anak niya. Kasi malamang, tinakbuhan sila. Sa madaling sabi, na disgrasya lang itong si Serena. Napangiwi ako sa mga sinabing yun ng kapitbahay ko. Pero pinilit ko pa rin makapagtimpi. Hanggang sa... Balot! Bili na kayo ng balot! Balot! Diyos ko, Mare! Ayan na naman si Amparo. Bilisan at umuwi na tayo. Sabi ko na nga ba at dito na susunod na magpapabalik-balik yun si Amparo eh. Palibhasa, nandito ang bago niyang punteriya. Ay, oo nga. Bakit ba kasi dito pa sa atin naisipang umistambay eh? Siya, tara na. Uy, Serena, yung mga biling ko sa'yo ha. Pag-iingat ka dyan sa bahay mo. Tango na lang ang isinagot ko noon kay Aling Auring. Pagkatapos ay nagpatuloy na ako sa pagpasok sa loob ng bahay. Hindi ko pinansin ang nakita kong pagsulyap noon ang dumaraang si Amparo sa akin. Gamit na naman ang matatalim niyang mga mata. Mukhang may hindi siya magandang binabalak base sa tingin niya, kaya nakaramdam ako ng kaba. Sa totoo lang, Miss Anne, bago pa man sabihin sa akin ni na Aling Auring ang tungkol sa paglalagay ng proteksyon, naisip ko nang gawin yon. Kaya nga medyo ginabi ako ng uwi noon dahil kinailangan kong maghanap ng mga gamit na kakailanganin ko base sa mga natutunan ko noon mula sa lola ko. Isa-isa ko nang inilabas noon ang mga gamit mula sa dala kong paper nang bigla na lang may kumatok sa pintuan ko. Sino yan? Serena! Siro ito! May pinapabigay lang kasi sa'yo si Lola. Ah, sige. Roy, sandali. Nandiyan na. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang matikas na figura ni Roy na may dalang isang patpat o mistulang mahabang tali. Nakangiti siya nang bumungad sa akin pero mabilis ding nawala ang ngiting yon nang biglang napadako ang tingin niya sa hawak ko. Teka, Serena, umiinom ka ba? Napakunot ang noo ko sa biglang naitanong niya sa akin pero agad ko rin namang napagtanto ang ibig niyang sabihin. May hawak kasi ako ng isang bote ng lambanog kaya siguro inakala niyang magiiinom ako. Close kasi kami noon ni Roy kahit nung bagong lipat pa lang ako dahil halos magkalapit lang ang edad namin. 2 taon lang ang tanda niya sa akin kaya nagkakasundo kami pagdating sa maraming bagay. Isa pa, mabait siya at hindi bastos kapag kausap. Hindi tulad ng ibang lalaki sa lugar na yon. Serena, makakasama sa bata yung gagawin mo eh. Alam mo kung may problema ka, pwede naman natin pag-usapan. Sira, hindi ako umiinom, no? Eh bakit may hawak ang lambanog? Aanin mo yan. Dinampot ko muna yung luya bago ko siya sinagot. Gagawa ko ng pangontra. Pangontra? Saan? Sa aswang. Gamit yung alak? Halatang walang kaide-ideya si Roy sa ginagawa ko. Kaya naman kitang-kita ko noon ang pagdududa sa kanyang mukha. Salubong ang kanyang kilay at nakakunot din ang kanyang noo na akala mo ay gulong-gulo siya noon sa sinasabi ko. Halika, pumasok ka muna at ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ito. Nilawakan ko ang pagkakabukas ng pintuan at pinapasok ko siya. Hinayaan ko na lang nung bukas ang pinto. Lalo't ayokong pag-isipan kami ng masama ng mga malisyosa naming kapitbahay. Ayokong bigyan nila ng masamang kahulugan ang pagkakaibigan namin ni Roy. Lalo na at siya lang ang palagi kong nakakausap dito, bukod sa kanyang lolang si Inang Bining.
Sa totoo lang, pagkatapos kasi ng nangyaring kahihiyan sa akin noon sa probinsya namin, ay natakot na akong maging malapit sa iba pa. Ang nasa isip ko noon, baka malasin lang ulit ako. Isa pa, alam ko rin namang hindi bagay ang isang katulad kong disgrasyada para sa kanya. Alam mo kasi, Roy, may mga paraang itinuro sa akin ng lola ko noon kung paano raw mangontra at pumatay ng aswang. Pumatay? Seryoso ka ba? Bakit? Ano ba yung lola mo? Aswang hunter? Sira ka talaga. Hindi, no? Anak siya ng isang babaylan. Well, yun ang sabi niya sa akin. Oh, talaga? Astig pala ang lola mo eh. Pero anong kinalaman ng alak dyan sa pangontrang alam mo? Ganito yan. Nagsimula akong pira-pirasuhin yung malaking tipak ng sariwang luya na binili ko kanina sa palengke para magkasya yon sa bunganga ng bote ng lambanog. Pero hindi pa man ako tapos noon sa ginagawa ko. Ah, ano yun? Parang ang lakas naman yata ng pagaspas na yun ah. Tsaka, takte, anong amoy yun? Napakasangsang. Diyos ko, mukhang nandyan na naman siya. Ha? Sino? Hindi ko sinagot si Roy, pero nilingon ko siya ng may pag-aalala sa ekspresyon ko. Doon pa lang, parang nagets na niya ang ibig kong sabihin. Dahil doon, nanginginig tuloy ang kamay kong ipagpatuloy ang ginagawa ko. Dapat matapos ko na kaagad to, Roy. Mukhang wala na tayong oras. Ito, pananatilihin kami nitong ligtas ng anak ko. Sana. E di simula mo na. Kinakabahan tuloy ako sa'yo eh. Paano ba kasi gumagana yan? Sigurado ka bang effective yan? Ang sabi ng lola ko, kailangan mo daw ibaba ditong sariwang luya dito sa lambanog. Dahil magsisilbi raw itong malakas at matinding proteksyon laban sa aswang. Ayaw kasi nila ng matatapang na amoy. Kaya naman lumalayo raw sila kapag meron kang ganito sa bahay. Tulad ng epekto sa kanila ng asin at bawang. Oh, tapos? Muli kong sinulyapan si Roy at nakita kong hindi naman siya nakatingin sa ginagawa ko dahil panay ang sulyap niya sa labas. Damang-dama ko noon ang pag-aalala niya. Pati na rin ang takot na halata naman sa pagbubutil-butil ng pawis sa kanyang noo. Ganun pa man, nagkunwari akong hindi ko siya nakikita at nagpatuloy na lang ako sa pagpapaliwanag. Ay, at kapag ibinuhos mo naman daw ito sa aswang o ipinatak mo ito sa sugat nila, mag-uusok o masusunog ang katawan nila at panandalian silang mawawala ng kakayahan na pagalingin ang kanilang mga sarili. Tulad naman ng epekto sa kanila ng agwa bendita. Alam mo naman siguro, di ba? Yung mga aswang na yan, may kakayahan daw ng mabilis na paghilumin ng sugat nila gamit ang sarili nilang laway. At itong kombinasyong ito, mabisa raw ito na paraan para kontrahin yun. Wow! Parang 2-in-1 pala kung ganun. Tama, sige, bilisan mo nang gawin yan, Serena. Muli ay minamadali na naman ako ni Roy habang panay pa rin ang sulyap niya sa labas. Teka, sarado na kaya natin yung mga bintana? Hindi niya na ako hinintay pang sumagot at agad na siyang dumiretso noon palapit sa mga bintana ng salas para isara yon. Ibinaba niya rin yung kurtina ng may pagmamadali. Yan, okay na. Ito naman palang bolo. Para saan naman to? Pantaga sa aswang? Umiling ako at pinilit ko noong magpakaseryoso. Kahit na medyo nahahawa na ako noon sa pagiging tensed niya. Hindi. Yang bolong yan, bala kong pinuhin. Kaya nga bumili ako ng lihang bakal kanina sa hardware. Medyo mahirap yung proseso, pero matindi rin ang epekto niyan base sa lola ko. Ang bakal daw kasi, nakakapagtaboy talaga ng aswang yan. Dahil isa yan sa mga bagay na may kakayahang tumago sa makukunat nilang balat. Pero, imbis daw na buong bakal ang gamitin mong panlaban, mainam din kung pipinuhin mo yan hanggang sa halos mapulbos na. Tapos, saka mo ikakalat yun sa palibot ng bahay.
para makagawa ka ng isang hindi nakikitang harang sa mga aswang. Kumbaga, parang invisible barrier ba? Kapag daw kasi tinawid ng isang aswang ang harang na yun, mawawala sila sa sarili. Hindi rin sila makakapagpalit ng anyo o makakatakas palabas dito. At yun na ang pagkakataon mo para atakihin sila. Ibig sabihin, pwede pa rin pasukin ng aswang ang loob ng hindi nakikitang harang. Pero hindi na sila makakalabas pa doon. Muli akong tumango sa tanong niya. Grabe, bakit hindi namin alam yun? Dito kasi ang alam lang namin pangontra, itong dalawang buntot pagi, itong asin, sa itong kalamansi na pinabibigay ni Lola sa'yo. Nagulat ako nang ilabas ni Roy mula sa bulsa niya ang isang balot ng asin at kalamansi na sabi niya ay ipinabibigay daw ng kanyang Lola. Uy, pakisabi kay Inang Bining, maraming salamat ka mo rito ha. Nakakahiya, nag-abala pa siya. Wala ka naman, Serena. Yan lang sana ang pakay ko kaya ako nagpunta rito, pero gusto mo ba tulungan kitang pinuhin yung bolo mo? Pinigilan ko ang mapangiti noon dahil halatang hindi ako gustong iwanang mag-isa ni Roy. Kahit na alam ko namang nakakaramdam talaga siya ng takot dahil sa mga pagaspas ng pakpak na narinig namin kanina. Ayos lang ba? Di ba ako makakaabala? Nakakahiya naman sa'yo, Roy. Nako, hindi naman. Wala naman akong gagawin tsaka... Pero biglang nahinto sa pagsasalita si Roy nang makarinig kami ng malakas na hiyaw mula sa labas. Aswang! Bumalik ka rito, aswang ka! Papatayin kita! Teka, si Mang Celso yun ah. Ano naman yun? Hindi ko alam. Baka galing dun sa bahay nila, Mang Celso. Sandali, dito ka lang, Serena. Titignan ko lang kung anong... Pero muling naputol ang anumang sasabihin ni Roy dahil sa malakas na kalabog na yon na narinig namin sa mismong bubungan ng apartment ko. Napahawak ako agad nun sa tiyan ko. Una kong naisip agad na protektahan ang anak ko. Teka, Serena, bakit nagsisindi ka ng kandila? Shhh! Hindi ko muna sinagot noon si Roy at pinagmasdan ko muna ang paggalaw ng apoy sa sinindihan kong kandila. Sumeryoso agad ang mukha ko nang makita kong sumasayaw yon at hindi mapakali sa paggalaw kahit na wala namang kahangin-hangin sa paligid ng mga sandaling yon. Sa katunayan nga, medyo maalinsangan ang paligid. Roy! Sinenyasan ko siyang lumapit. Bakit? Ihanda mo yung buntot paging hawak mo, tapos akin na yung daladala mong asin at kalamansi. Sige, ito. Pagkaabot na pagkaabot niya sa akin, ay agad kong isinaboy sa harapan ng pintuan at mga bintana ng bahay ko yung asin. Pagkatapos ay piniga ko yung kalamansi at ipinahid sa tiyan ko bilang paunang pagprotekta ko sa batang dinadala ko. Nang sa ganon, matakpan ng tapang ng amoy ng kalamansi ang amoy ng bata sa sinapupunan ko na sinasabing siya raw pinakamabangong amoy para sa mga aswang. Kaya lang, nakita kong nanginginig si Roy sa isang tabi habang nagpapalingalinga siya sa paligid. Mukhang natatakot siya. Pero naantig bigla ang dibdib ko nang makita kong pinipilit niya pa rin iharang ang sarili niya sa akin para protektahan ako sa kabila nun. Itinago niya ako sa likuran niya. Diyan ka lang sa likod ko. Baka biglang magpakita yung gumagala na aswang eh. Sarado na kaya natin tong pinto at mga bintana. Sige! Pero hindi magawang kumilos ni Roy noon sa kinatatayuan niya. Kaya naman ako na ang nagkusang magsara ng mga yon para makalma na siya sa wakas. Ngayon, patunugin mo ng tatlong beses yung buntot pagi sa hangin, Roy! Sige, ganito ba? Pagkatapos na pagkatapos sundin ni Roy ang iniutos ko, agad-agad umalis ang aswang sa ibabaw ng bubong ko.
Aswang ba yun? Aswang yun, di ba? Oo. Pero huwag ka mag-alala. Umalis na siya. Napahawak si Roy bigla sa dibdib niya. Langiha. Atakihin yata ako sa puso dahil sa aswang na yun. Takot ka pala sa aswang. Grabe. Masarin daw ba ako? Pasensya ka na. Hindi ko kasi inakalang ganyan ka pala kaduwag. Hindi bagay sa tikas ng katawan mo. Ang laki-laki mo kasing tao, tapos... Uy, grabe ka mangusga. Alam mo kasi, nung bata ako, nakakita na rin ako ng aswang, kaya lang medyo malayo. Nakatayo siya sa puno at parang nagbamasid sa mga dumadaan. Noong una, hindi pa nga ako siguradong aswang yung nakita ko, kaya lang bigla siyang tumayo at lumipad. Parang isang malaking panigi pala yung itsura nun. Dumaan pa sa ulo nang ko. Kaya karipas ako ng takbo kay Lola. Simula nun, nagka-trauma na ako sa aswang. Ano? Buti hindi ka niya nadagit. Alam mo kasi, kapag ang isang aswang dumaan sa ulunan mo, ibig sabihin daw nun, may balak siyang dagitin ka. Ano? Ano bang ginawa mo nang dumaan siya sa ulunan mo? Yumukuha ko, tumupo. Tapos, niyakap ko yung tuhod ko sa sobrang takot. Ah, buti na lang ganun ang ginawa mo't hindi mo naisipang tumakbo. Kung di, wala na akong Roy na kausap ngayon. Ha? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Yun kasi ang tamang gawin. Kapag balak ang dagitin ng aswang, kailangang pagdikitin mo ang dalawang paa mo. Hanggang hita. Kasi patiwarik sila kung mandagit. Tapos, para makapitan ka nila ng maayos at hindi ka makapalag, yan ang dadakmain nila. Pagkatapos nun, ininuso ko yung pagitan ng hita niya na bigla naman niyang sinapo bago siya pinamutlaan ng mukha. Natatawa na naman tuloy ako nun sa reaksyon ni Roy. Hindi pala magandang tingnan kapag ang isang lalaking may kalakihan ng katawan, matangkad at gwapo ay naduduwag at halos maihina sa takot. Pero bago pa ako makatawa, may kumatok na naman sa pintuan ko. Serena, ayos ka lang ba dyan? Si Mang Celso yun ha. Teka, ako na magbubukas ng pinto. Wag Roy, huwag mo munang bubuksan hanggat hindi nagpapakilala yung nasa labas. Tandaan mo, may kakayahang manggaya ng boses at wangis ng tao ang ibang uri ng aswang. Kaya hindi ka dapat pakampante. Eh paano ko sumagot siya at magpakilalang si Mang Celso pero aswang pala talaga yung nasa labas? Hindi siya sasagot kung hindi siya totoong si Mang Celso. Hindi na nga ari ng pangalan ng mga aswang dahil binabasbasan ang pangalan natin kapag binibinyagan tayo. Sino yan? Walang sumagot. Bagkusay, nakarinig na lang kami noon ang papalayong pagaspas ng pakpak mula sa labas. Hindi na nakauwi pa si Roy ng gabing yon sa kanila. Hindi dahil natatakot siyang lumabas ng bahay, kung hindi dahil natatakot siyang iwanan akong mag-isa. Mukhang tama kasi ang dalawang chismosang sina Aling Auring at Aling Biday. Mukhang nang mga sandaling yun, ako na ang susunod na punteriya ng aswang. Oh, gising ka na pala, Serena. Magandang umaga sa'yo. Tara, sabay mo na ako mag-almusal. Magandang umaga rin, Roy. Akala ko umuwi ka na. Eh, inihintay talaga kita magising eh. Baka si mamaya, alam mo na, may magpunta na namang aswang dito. Umagang umaga pa, Roy. Nagpapahinga rin sila, alam mo yun? Ah, basta mag-almusal ka na lang dito, ang dami pang sinasabi. Iniwan din naman ako ni Roy pagkatapos naming mag-almusal para umuwi sa kanila. Wala pa raw kasi siyang matinong tulog. Buong magdamag niya akong binantayan sa takot na baka balikan ako ng aswang, kaya muli ay naantig na naman ang damdamin ko. Kung sana naging ganyan lang ang ama mo, anak. Naibulong ko pa nun sa sarili ko habang pinapanood kong umuwi si Roy sa bahay nila ng lola niya. Pero mabilis ko rin yung inalis sa utak ko. Sabi ko kasi noon, hindi ako pwedeng mahulog ulit sa lalaki.
dahil kailangan kong mag-focus sa magiging anak ko. Isa pa, binatang-binata noon si Roy at magandang lalaki pa. Marami siyang makukuhang hindi tulad kong disgrasyada. Ibinaling ko na lang noon ang tingin ko sa pinong pinulbos na metal galing dun sa bolong niliha pa ni Roy buong magdamag. Napangiti na lang ako habang inilalagay ko yon sa isang garapon at nagpasya kong habang maaga pa'y ibubudbud na yon sa palibot ng buo kong bahay. Alas 9 pa lang yata yun ng umaga. Maaliwalas ang sikat ng araw kaya naman medyo nagulat ako nang makita kong biglang napadaan si Amparo sa harapan ng bahay ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagtitig niya sa akin, pati na rin ang pagngisi niya tulad ng unang magkasalubong ang mga mata namin. Ang sama ng tingin nun sa'yo, Serena. Ay, hinayupak! Ay, kapo, ikaw lang pala yan, Roy. Ay, sorry. Nagulat ba kita? Eh, nakita ko kasi dumaan si Amparo eh. Sa mga panintingin sa'yo, kaya tumakbo agad ako papalapit. Sa tingin mo ba, tama yung mga haka-haka rito sa atin? Sa tingin mo, siya yung aswang? Nagkibit ako ng balikat sa tanong na yun ni Roy. May alam akong paraan para malaman natin. Paano? Hoy, Serena. Ano ginagawa mo? Bakit bigla kang tumutuwad dyan? Nandito tayo sa harapan ng kalsada. Ano ka ba? Tumayo ka nga dyan! Pero hindi ko na pinansin pa ang sinasabi ni Roy. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa kong pagyuko o pagtuwad. Pagkatapos ay tiningnan ko mula sa pagitan ng mga binti ko ang papalayong figura ni Amparo. At hindi ako nagsising ginawa ko yon. Roy, may gagawin ka ba mamayang gabi? Wala naman, bakit? Ano ba yung ginawa mo? Bakit bigla kang tumawad? Samahan mo ako ulit dito sa bahay mamaya, pwede. Mukhang ako nga ang susunod na punteriya ng mga aswang. Ha? Paano mo nasabi? Kapag ang isang buntis, tumuwad at tumingin sa isang tao sa pagitan ng mga binti niya, may kakayahan siyang makita kung aswang ba ang taong yun o hindi. At nakita kong aswang nga si Amparo, Roy. May pakpak siyang itinatago sa likod ng balat niya at meron din siyang malahalimaw na mga kuko sa kamay at paa. Simula umaga, hindi na umalis pa si Roy sa tabi ko. Agad-agad, pagkatapos kong sabihin sa kanya yon ay nagpaalam siya sa lola niya na sasamahan niya akong matulog sa gabi dahil inaaswang nga raw ako. Nagdala pa siya ng sarili niyang unan at kutsyon para makasiguro raw si Inang Bining na wala siyang balak na gawing masama sa akin na akala mo'y ako ang apo nito at hindi siya. Mabilis na lumipas ang gabi at gaya ng inaasahan, nagsimula nang magparamdam ang probinsya ng magbabalot sa kalye namin. Balot! Balot kayo dyan! Mainit pa! Bagong luto! Ang pagsigaw na yon ni Amparo ang nagsisilbing hudyat para sa amin kung kailan aatake ang aswang. Nakuha na kasi namin ang pattern ng pag-atake niya noon. Ang paghiyaw niya ng kanyang paninda ay ang ginagawa niyang paraan para hindi siya paghinala ang aswang. Pero kabaliktaran noon ang nangyari. Roy, dito ka lang. Huwag kang aalis sa tabi ko. Naririnig ko yung mga huni ng uwak, Serena. Nandiyan na siya. Anong gagawin natin? Hayaan mo siyang lumapit, Roy. Makiramdam ka lang muna. Ramdam na ramdam ko ang paglapit ni Amparo. Narinig ko ang mga mabibigat na yabag niya sa labas ng bakuran ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba, lalo na at hindi naman talaga ako sigurado noon kung gagana nga ang mga tinuro sa akin ni Lola. Napatingin ako kay Roy. Pawis na talaga siya habang hawak-hawak ang buntot pagi. At kitang-kita ko ang panginginig ng mga kamay niya. Halos hindi siya mapakali habang nakasinip sa maliit na awang ng bintana. Serena, nandiyan na siya. Nahulog yata siya bigla sa bubungan. Bigla kaming nakarinig ng kaluskos na parabang umiikot sa buong bahay. Hinila ko palapit ang bote ng lambanog na binabaran ko ng luya. Pero hindi ko napansin na medyo
pasa yung lamesa, kaya nahulog ito sa sahig. Ay ka po! Nahulog pa! Mabilis akong yumuko noon para pulutin yung bote ng lambanog na mabuti na lang at hindi nabasag kaagad. Dahil doon yun bumagsak sa makapal na basahan sa sahig. Pero bago ko pa ito madampot ng tuluyan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintanang tila unti-unti ring bumukas. May mabigat na presensyang nagmumula doon at hindi ko na kailangan pang lingunin yon para malamang nandoon si Amparo. Alam niyang natataranta kami. Pakiwari ko, pati si Roy noon hindi makagalaw. Serena, lumayo ka dyan sa bintana! Bigla akong hinila nun ni Roy kasabay ng biglaan din niyang pagsasaboy ng asin sa mismong mukha ni Amparo na umaangil habang nakasilip sa may bintana. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tili mula sa labas. Hindi ordinaryong sigaw, kundi halinghing ng isang halimaw. Pero hindi pa tapos si Amparo. Narinig namin ni Roy ang biglang pagaspas ng malalaking pakpak niya. Serena, lumipat siya sa likod ng bahay. Doon yata siya dadaan sa pintuan sa kusina. Mabilis kong dinampot noon yung buntot pagi. Isinantabi ko noon ang kabako at nagdesisyong sumugod. Hindi ako pwedeng umatras, hindi ako pwedeng magpakita ng takot. Ang anak ko ang nakataya dito. Nagkakamali ka ng pinagdiskitahan, Amparo! Hindi ako papayag na may gawin kang masama sa anak ko! Hindi ko direktang nakita noon ang aswang, pero nakita kong may itim na aninong nagpupumilit makapasok sa loob mismo ng bahay namin. Kaunti na lang, masisira niya na ang pintuan ko. Kaya naman bigla ko yung binuksan na mukhang ikinagulat naman ang aswang dahil kitang-kita kong bigla itong natigilan. Tumambad sa amin ang mukha ni Amparo na nananatili pa rin sa kanyang wangis tao dahil hindi niya nagawang magpalit ng anyo. Aswang ka nga! Isang malakas na hampas ang ginawa ko gamit ang hawak kong buntot page na swerteng nahagip naman ang likuran ng aswang na nagtangkang tumakbo na naman palayo sa akin. Roy, bilis! Mabilis namang tumugon si Roy sa tawag at sa isang iglap ay naibuhos niya agad yung pinaghalong luya at lambanog sa balat ng aswang na mabilis namang umusok ang katawan. Bumagsak si Amparo sa lupa at nagkikisay habang pilit na inaabot ng dila niya ang kanyang likuran. Hindi pa rin siya makaalis at doon lang namin nakitang nasaan yung tao niya pa rin siya at hindi niya nagawang magpalit ng anyo, kaya naman kinuha na ni Roy ang pagkakataong yon para tawagin ang mga kapitbahay namin. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! Nahuli na namin si Amparo! Inaaswang si Serena! Agad na naglabasan noon ang aming mga kapitbahay, kabilang na si Mang Celso, na noong nakaraan pala'y sinubukan ding habulin ang aswang dahil nakita niya itong aali-aligid sa bahay ng kanyang anak na babae. Napalibutan ng mga kapitbahay namin si Amparo, nakahandusay siya sa lupa, nanginginig at pilit na umaahon kahit wala na siyang lakas para tumakas. Kita ko sa mukha ng lahat ang galit. Galit na galit sila sa aswang. Pero may ilan din sa kanila na halatang nanginginig sa takot. Hindi sila makapaniwala na sa wakas, ang nilalang na kumitil ng buhay ng mga anak nila ay nasa harapan na namin. Diyos ko, paano nyo nagawang hulihin ang aswang na yan? Nahampas ko po siya ng buntot pagi, Mang Celso. Nagsinungaling si Roy sa mga kapitbahay namin dahil alam niyang ayokong ipagsabi sa kanila na marami akong alam tungkol sa panghuhuli at pagpatay ng aswang dahil wala akong balak na maging takbuhan nila palagi. Eh kung ganun, ano pang hinihintay natin? Abay, gulpihin na ang aswang na yan! Oo nga, gulpihin na yan! Dapat sa ganyan, binubagbag! Oo nga, tama siya, gulpihin yan! Anong gulpihin?
ang dapat dyan, patayin! Gaya ng ginawa niyang pagpatay sa mga anak namin! Oo nga! Patayin na natin si Amparo! Oo! Patayin na yan si Amparo! Kailangan natin patayin si Amparo! Halos hindi ako makahinga sa dami ng tao. Karamihan sa kanila lumalapit, pero may ilan ding napapaatras at hindi kayang tingnan si Amparo. Sila yung mga hindi makapaniwalang totoo pala ang mga aswang, at nasa harapan na nila ngayon ang nilalang na matagal-tagal na rin naming kinatatakutan. Sandali, huwag niyong gawin to. Aalis na lang ako sa lugar na to at hindi na magpapakita pa sa inyo. Pakawalan niyo na lang ako, nakikiusap ako sa inyo. May mga anak din ako at hindi nila alam na ganito ako. Maawa kayo sa akin. Bakit? Naawa ka ba sa amin? Nang patayin mo ang mga anak namin na ni hindi pa namin naisisilang. Hindi ako papayag. Dapat patayin ang aswang na yan. Magsisisi kayo kapag ginawa nyo yan! Akala nyo ba mag-isa lang akong aswang sa lugar na to? Marami kami rito! Isang barko kaming dumating dito galing sa ibang lugar. Hindi nyo kami gugustuhin kalabanin. Hahanapin kayo ng mga kasama ko. Iisa-isahin nila kayong lahat, pati mga anak nyo. Hindi makakaligtas! Biglang tumahimik ang lahat. Napaatras si Mang Celso at pati na rin si Isagani. Halata ang pagdadalawang isip sa mga mukha nila. Ilang kapitbahay din namin ang halos hindi makahawak ng maayos sa mga daladala nilang armas. May iba pa nga na halos magpasukan na noon sa mga bahay nila. Totoo kaya yung sinasabi niya? May iba pa raw siyang kasama. Ay, Diyos ko! Kung totoo man yan, ano gagawin natin? Pero habang lahat ay natataranta, humakbang ulit si Mang Celso. Naroon pa rin ang kaba sa mukha niya, pero mas matindi na ulit ang galit. Mukhang nakabawi na siya sa pagkabigla niya. Bigla niyang dinakma ang buhok ni Amparo, pagkatapos ay hinila niya ito papunta sa kalsada. Ah! Pagsisisihan mo itong matanda ka! Huwag tayong magpapadala sa pananakot ng halimaw na to! Kahit ilang pa silang mga aswang, wala tayong palalampasin. Kung nagawa natin siyang hulihin, magagawa rin natin yon sa iba pa niyang mga kasama. Oo nga! Tama yun! Nagsimula ng magsisuguran ng mga kapitbahay namin habang hawak ang kanilang mga armas. Tulala lang kami ni Roy noon na pinapanood sila dahil nabigla rin kami sa mga nangyari. Pero bago pa man nila maabot si Amparo, nakita naming lahat na biglang nagbago ang anyo niya. Sa ilalim ng kanyang balat, nakita kong may umuusling itim na pakpak na kalaunan ay ipinarangya niya sa halos lahat sa amin. Doon ko lang biglang napagtantong, inilabas siya ni Mang Celso mula doon sa invisible barrier sa bakuran ko. At dahil doon, ay nawala na ang proteksyong pumipigil sa kanya para makapagbagong anyo. Dahil doon, hindi nagtagal ay tumambad na rin sa amin ang mga kumikislap na kuko sa paa at kamay ni Amparo na parang mga pangil ng hayop. Muli ay napaatras na naman tuloy ang mga kapitbahay namin sa takot. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Amparo na ikampay ng pagkalakas-lakas ang kanyang mga pakpak kasabay ng isang mataas na pantalon na siyang naging dahilan upang siya'y makatakas ng ganun-ganun na lang. So tingin mo ba nagsasabi siya ng totoo? Totoo kayang isang barko silang mga aswang na nagpunta rito galing ibang lugar? Napabuntong hininga na lang ako noon sa tanong ni Roy. Ay, hindi malabong totoo yon, Roy. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang tungkol sa ganung gawain daw ng mga aswang. Ayon sa lola ko, talagang grupo-grupo raw kung maglakbay ang mga nilalang ngayon. Hindi rin kasi sila nananatili sa iisang lugar lang. At nakasanayan na nilang magpalipat-lipat ng tirahan nang hindi naghihiwalay. Simula raw kasi nung maging banta na tayong mga tao sa kanilang buhay, buhat pa raw nung unang panahon, ganito na ang ginagawa nila. Maramihan kung bumiyahe para protektahan ng isa't isa. Diyos ko, Serena.
Ano nang gagawin natin ngayon? Paano kung balikan nila tayo? Paano na kayo magiging anak mo? Muli na namang naantig ang puso ko sa nakita kong sobrang pag-aalala noon sa mukha ni Roy. Pero gustuhin ko mang pagaanin noon ang pakiramdam niya, hindi ko naman magawa dahil hindi ko naman alam kung anong magiging susunod na hakbang ng mga aswang. Hindi ko rin alam, Roy. Pero isa lang ang sinisiguro ko sa'yo. Hindi ako papayag na may gawin silang hindi maganda sa anak ko. Hindi ko napigil ang himasino ng tiyan ko na nagsisimula ng mahalata ang umbok. Huwag ka rin mag-alala, Serena. Nandito lang ako. Sasamahan ko kayo mag-ina. Naging isang malaking banta ang pangyayaring yon para sa aming lahat. Kaya naman, yung mga kapitbahay namin ng mga panahong yon, nagsimula na rin gumawa ng paraan para protektahan ang kani-kanilang mga sarili kung sakaling aatake ngang muli ang mga aswang. Halos lahat ng mga taga ron sa barangay na yon nagdadala na ng mga kilalang pangontra kahit saan sila magpunta. Tulad na lang ng asin, bawang, kalamansi, agua bendita, rosario o di kaya'y mga patalim na gawa sa metal at pilak. Maging sa mga bahay ay naging normal na rin noon ang paglalagay ng proteksyon. Bago pa man sumapit ang alas 5 ng hapon, wala na rin gaanong nagpapagala-gala noon sa labas ng kalye, lalo na tuwing sasapit ang gabi, maliban na lang sa isang grupo ng mga kalalakihang binuo ni Mang Celso noon upang maglibot-libot sa barangay para magbantay. Pero himalang hindi na rin nagparamdam pa si Amparo sa lugar na yon pagkatapos nung gabing mahuli namin siya ni Roy. Naging tahimik ang paligid noong mga sumunod na araw, linggo, hanggang sa lumipas ang halos 3 buwan na tahimik pa rin at payapa ang paligid. Sa wakas, bumalik na rin sa normal ang lahat. Serena! Serena! Serito! Buksan mo ang pinto! Napaigtad ako noon sa pagkakaupo ko sa silyang gawa sa kawayan nang bigla na lang paghahampasin ni Roy ang pintuan ng bahay ko isang dapit hapon. Napahinto ako noon sa ginagawa kong pagbabasa ng pocketbook at kunot noong pinagbuksan siya ng pinto. Serena, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Ano ba yun? At para ka nakipaghabulan sa 10 kabayo bago ka nakarating dito. Halika nga, pumasok ka muna rito sa bahay at uminom ka ng tubig. Serena, kailangan magdoble ingat ka pa. Hindi kayo ligtas ng anak mo. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Umaatake na naman ang mga aswang, Serena. Ngayon lang, minatagpo ang bangkay sa gilid ng bakanteng lote na dating tirani ang paro. Isa yun sa mga kasamahan ni Mang Celso na nagpapatrolya tuwing gabi. Natagpuan siyang wakwak ang dibdib. Nawawala din yung puso. Halatang biktima ng isang mabangis na hayop. Halatang biktima ng aswang. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Roy? Tanging pagtango ang isinagot sa akin ni Roy. Bukod pa dun, marami nagsasabing ilang beses daw na may nakakita kay Amparo na pag-aalagala dito sa buong barangay. Kaya lang mabilis siyang nawawala. Kaya hindi rin sila sigurado nung una. Mukhang balak niya talagang tuparin ang mga banta niya. Ay, Diyos ko po. Huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Mabuti na lang kahit pa ilang buwan nang halos hindi nagpaparamdam noon ng aswang na si Amparo sa lugar namin, ay hindi ko pa rin itinigil ang paglalagay ng proteksyon sa loob at labas ng bahay ko. Palagi kasing nakatatak nun sa isip ko na baka nandyan lang siya sa paligid. Nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong umatake. Dahil doon, nanatili akong palaging alerto at handa sa kung ano man ang sakaling mangyari. Kahit si Roy, hindi rin nagpahuli at nagpaturo siya sa akin ng maraming bagay tungkol sa kung paano labanan at patayin ang mga aswang. Pero bukod doon, Serena, gusto ko rin sabihin sa'yo na pumayag ako sa alok ni Mang Celso. Ha? Anong alok? Kailangan daw kasi nila ng papalit doon sa lalaki na tagpo ang patay kanina. Hindi pwedeng mabawasan yung mga nagpapatrolya.
dahil baka lalo magkaroon ng lakas ng loob yung mga aswang na umatake sa kanila. Bakit, Roy? Bakit ka naman pumayag? Delikado masyado yung gagawin mo. Wala na akong magagawa, Serena. Di ba nga, akala nila ako yung nakahuli nung kay Amparo. Napilitan akong pumayag sa pamimilit sa akin ng mga Celso. Dahil baka mamaya, ikaw naman yung putaktihin nila kapag nalaman nilang ikaw naman talaga yung maraming alam kung paano humuli at pumatay ng aswang. Baka mamaya dahil dun, ikapahamak nyo pa yun na magiging anak mo. Kaya kailangan ko talagang gawin to. Pero Roy... Kamagalala, Serena. Mag-iingat ako. Tsaka, marami na ako natutunan sa'yo. Kaya ko ang sarili ko. Pero hindi naging totoo si Roy sa mga sinabi niya noon, Miss Anne. Dahil sa pangatlong gabi pa lang ng pagsama niya kina Mang Celso sa pagpapatrolya, may nangyari na agad na talagang nagpakabasakin ng husto. Oh, Mang Celso, ano ho bang sadya niya? Roy! Ano nangyari sa kanya? Serena, tulungan mo kami! Si Roy, inatake siya ng aswang habang nagpapatrolya kami. Bigla na lang siyang dinagit. Pero buti na lang, mabilis siyang yumuko. Iyon nga lang, nahagip pa rin ang matalas na kuko ng aswang ang dibdib niya. Halos manlabo ang mga mata ko nang makita kong punong-puno ng dugo ang suot na kamiseta no ni Roy, Miss Anne. Halos wala na rin siyang malay at akay-akay na lang ng mga kasamahan niya nang ipasok siya sa loob ng bahay ko. Kahit si Inang Bening na hindi ko napansing nakasunod pala sa kanila ay alalang-alala sa kanya. Nakaramdam ako noon ng awa sa matandang uugod-ugod na ng mga panahong yon. Ay, Diyos ko po ang apo ko. Serena, iha, kumuha ka ng palangganang may tubig at bimpo, bilis. Kailangang maampat agad ang dugo ng apo ko bago pa siya maubusan. Sige ho, Inang. Mabilis akong kumilos noon at ibinigay kay Inang Bining ang lahat ng kailangan niya. Mabuti na lang at nandoon siya ng mga sandaling yon dahil wala akong alam pagdating sa panggagamot ng mga sugat, lalo na ang ganoon kalaki. Halos bumuka na kasi ang makapal na balat laman ni Roy sa bandang dibdib. Dahil sa sobrang tindi ng pagkakakalmot doon ng aswang na muntik nang dumagit sa kanya. At hindi naman naituro ng lola ko sa akin kung paano gamutin yun. Kaya lang... Anong gagawin mo, Serena? Bakit naghihiwa ka ng alamansi? Kailangan ho kasing ipatak ito sa sugat ni Roy, Mang Celso. Dahil baka mahawa ho siya ng pagkaaswang kapag hindi ko to ginawa. Ano? Pwede bang makahawa ang kalmot lang? Hindi naman nalagyan ng laway ang... Hindi lang ho laway ng aswang ang pwedeng makahawa sa tao, Mang Celso. Marami ho silang paraan. Pero tulad ng mga hayop, isa rin ho sa pinakamatinding nagtataglay ng panghawa nila ang kanilang mga kuko. Diyos ko, kung ganon na... Biglang lumingon si Mang Celso sa likuran nila at ganoon na rin ako. Doon ay nakita naming nakatayo ang dalawa sa kanilang mga kasamahan. Sa labas mismo ng bakuran ko at mukhang takot silang lumapit man lang sa aking bahay. Halata sa mga mukha nila ang takot at pagdadalawang isip na para bang alam nila na sa oras na tumapak sila sa loob noon, hindi na nila magagawa pang lumabas. Nakalmot din sila ng aswang kahapon, Serena. Ibig sabihin... Kung ano man ang nasa isip mo, Mang Celso... Oo, tama ka. Aswang na po ang mga kasama nyo. Hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Mang Celso at agad ko nang dinampot ang buntot paging ibinigay sa akin ni Roy na nakasabit lang sa likod ng pintuan ng bahay ko. Pagkatapos noon ay patakbo kong sinugod ang dalawang aswang na nagtangka pang tumakbo pero inabot din naman ang panghampas ko. Nagsinghapan silang lahat nang makita nilang umusok bigla ang likuran ng isa sa mga aswang. Lalo na nang winisikan ko yun ang lambanog na binabara ng luya. Halos malusaw na agad ang buong katawan nito dahil sa ginawa ko habang ang isa naman sa kanila. Inangilan ako pero agad ding tumakbo at nakatakas. Dahil doon, napabaling ang tingin ko sa dalawa pang kasama ni Mang Celso noon na napansin kong
bigla na lang nagkatitigan. Doon pa lang kinutuban na ako. Kaya naman wala na akong hiya-hiya pa noon at basta-basta na lang akong tumuwad upang tingnan sila sa pagitan ng mga hita ko. Sa paraang yon, nalaman ko kung sino-sino ang mga aswang sa kasama ni Mang Celso. At dahil doon, mabilis namin silang nahuli. Pagkatapos ko silang latayan gamit ang buntot pagi. Mabuti na lang naturuan ko na noon si Roy kung paano ba manghuli ng aswang nang hindi sila makakawala pa. At nagawa niya rin yung ituro sa mga kasama niya. Dahil matapos kong pahinain ang lakas ng mga halimaw na nabuking kong kasakasama pa ng grupo ni Mang Celso, ay inilabas na ng iba pa ang mga daladala nilang lubid pang kasal na siyang ginamit naman nilang panali sa mga aswang. Huwag na huwag niyo hong pakakawala ng mga yan, Mang Celso. Ihilera niyo sila rito sa kalye hanggang sa sumikat ang araw nang sa ganon malusaw sila. Hindi! Hindi! Huwag niyong gawin yan! Napag-utusan lang naman kaming iganti raw namin sa inyo ang isa sa mga kasamahan naming sinaktan niyo sa kabila ng pagmamakaawa niya. Kaya, ako naman ang makikiusap sa inyo ngayon. Hayaan niyo kaming mabuhay. Pakawalan niyo kami. At kapag ginawa niyo yun, kami na mismo ang aalis sa lugar na to. Hinding-hindi niyo na kami ulit makikita pa. At paano naman kami makakasigurong tutupad kayo sa usapan? Tutupad kami. Hindi nyo rin naman gugustuhin mas palaking pagulo sa pagitan natin. Kung papatayin nyo kami ngayon, hindi nyo alam kung gaano kami karami dito sa lugar ninyo. Kayang-kaya naming ubusin ang lahat ng nakatira sa barangay na ito sa loob lang ng 3 araw. Natigilan ang lahat sa sinabi ng aswang. Isa pa, gumagante lang naman kami dahil sa ginawa nyo sa kalahi naming si Amparo. Wala naman siyang kasalanan sa inyo. Ano wala? Siya ang dahilan kung bakit sunod-sunod na nakuna ng mga buntis dito. Inaaswang sila ni Amparo, kaya nangamatay ang mga bata. Nagkakamali kayo dyan. Bago pa man kami dumating dito, may aswang na talagang nakatira sa lugar na ito. Siya ang pumapatay sa mga sanggol ninyo. At hindi si Amparo. Masyado lang talaga mabait ang kalahi namin yon. Dahil binibigyan niya kayo ng babala sa tuwing mararamdaman niyang may panibago na naman bibiktimahin ang aswang na yon. Lalong-lalo ka na, Serena. Natulala ako noon sa sinabi ng aswang. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako noon sa kanya o hindi, pero hindi na lang ako nagsalita. Hanggang sa nakapagdesisyon na nga si Mang Celso na makipagkasundo na lang sa kanila. Wala rin naman silang pagpipilian dahil natakot sila sa banta ng mga aswang na kapag hindi raw sila pinakawalan ay mas marami pang buhay ang masasayang. Dahil isa nga pala sa personalidad ng mga aswang, mahilig silang gumanti. Grabe sila kung magtanim ng galit. Bukod doon ay hindi rin sila mahilig magsinungaling. Kaya naman sigurado kaming susundin nila ang kanyang sinabi. Mabuti na lang at tumupad naman ang mga aswang na yon sa kasunduan. Matapos kasi ang gabing yon ay halos mga lahati na ang populasyon ng barangay namin. Matapos magsialis ang napakaraming naninirahan doon na mukhang pare-pareho palang mga aswang. Ganun pa man, hindi pa rin maalis sa isip ko ang sinabi ng isa sa kanila tungkol sa iba pang aswang na nambibiktima at nananakit ng mga taga rito bago pa raw sila dumating. Ito raw ang responsable sa pagkamatay ng mga sanggol sa loob pa lang ng sinapupunan ng mga ina. Sino kaya sa tingin mo ang tinutukoy nila, Serena? Sino kaya ang mga aswang na yun? Hindi ko rin talaga alam, Roy eh. Ako, may kutob talaga ako. Kaya lang, masamang magbintang. Napatunghay ako nun kay Roy matapos niyang sabihin sa akin ang tungkol sa ideya niya kung sino ang isa pang aswang na naninirahan noon sa barangay namin. Nagpapagaling pa lang siya noon kaya nakahiga pa siya sa sofa ng bahay ko bilang ako rin ang nag-aalaga sa kanya buhat ng magkasugat ang dibdib niya. Serena, nung gabi kasing dadagitin sana ako ng aswang, hindi ko naiwasang makilala yung duster na suot nung umatake sa akin.
Nakita ko ng sotyo ng isa sa mga kapitbahay natin eh. Ano? Eh sino? Si... Pero, bago pa man masabi sa akin ni Roy kung sinong tinutukoy niya, napasilip na ako bigla noon sa bintana. Napakaingay kasi ng motorsiklong dumaan kaya hindi ko naiwasang ma-distract. Nakita kong sakay-sakay ng isang humaharurot na tricycle, si Aling Beday. Para silang nagmamadaling makaalis dahil nakita kong palingalinga si Aling Beday sa paligid. Bigla akong napahawak noon sa dibdib ko nang maramdamang kumukulo ang kagagawa ko lang na hintura o langis na ginagamit upang malaman mo kung may aswang ba sa paligid. Kumukulo yung bigla nang dumaan si Aling Beday at ang kanyang anak. Dahil doon ay mas lalo kong nakumpirma na si Aling Beday ay aswang. Mukhang pati yung magiging apo niya sana, siya rin ang umaswang doon kaya nakuna ng kanyang manugang. Kaya pala! Napahiyaw na lang ako nang mapagtanto ko ang bagay na yon. Ganyan din ang nasabi ko nang una ko maisip na si Aling Beday pala ang aswang. Bigla ko naalala kung gano'n siya kagaling sa pag-alam. Kung sino-sino ba yung mga buntis dito sa lugar natin. Ganun din kung paano siya nagsimula ng chismis sa iba para hindi siya ang pagsuspechahan. Kaya pala lagi rin siyang nandoon kapag may mga nangyayaring hindi maganda. Siya ang unang-unang nakakaalam ng lahat at siya rin ang unang-unang nagpapakalat noon. Tama, hindi mo na talaga alam ngayon kung sino yung dapat mong pagkatiwalaan. Kaya sa susunod, mas lalo na tayo mag-ingat. Miss Anne, hanggang ngayon po kapag iniisip ko ito, hindi ko pa rin maiwasang kilabutan sa isiping wala kaming kaalam-alam noon na ang tunay na umaaswang pala sa mga buntis sa lugar namin noon ay si Aling Beday at hindi si Amparo. Nakapangingilabot ang galing nito sa pagpapanggap na isa siyang normal na tao na mahilig lang sa chismis. Tuloy, ang tingin ko sa lahat ng mga chismosa ngayon sa paligid ko, mga aswang din na walang magawa sa buhay. Marami kasi silang oras na bantayan ng ibang tao tulad ng gawain ng mga aswang, gaya ng ginagawa ni na Aling Beday at ng kaibigan nitong si Aling Oring. Hindi na rin naman kasi kami noon nagkaroon pa ng pagkakataong kumprontahin si Aling Beday dahil yun na pala ang huling beses na makikita namin siya. Umalis silang mag-ina ng araw na yon at nagpunta sa ibang lugar para doon naman sumunod na manirahan. Ganun naman kasi talaga ang aswang. Hindi sila napapakali sa iisang lugar lang. Kaya naman, kung ikaw ay may isang kapitbahay na ubod ng chismosa, tanungin mong sarili mo, hindi kaya aswang din yan? Miss Anne, matapos pong maging tahimik na ulit sa wakas ang lugar na yon, mas lalo pa kaming naging malapit ni Roy sa isa't isa. Tuluyan na nga pong nahulog ang loob ko sa kanya noon at kalaunan ay nalaman kong ganoon din siya sa akin. Hanggang sa makapanganak po ako ay hindi niya ako iniwan. Kami ng anak ko. Nanatili siya sa tabi ko hanggang sa tuluyan na siyang umamin sa nararamdaman niya sa akin. Hindi na ako nagpakipot pa noon at sinagot ko na siya ng oo. Simula noon ay siya nang tumayong ama sa anak kong babae na itinuring niyang sarili niyang kadugo. Minahal niya ang anak ko at yon ang pinaka-importante para sa akin. Ngayon ay ilang dekada na rin kaming nagsasama ni Roy bilang mag-asawa. Sa katunayan niyan, yung anak namin, may sarili na rin siyang pamilya. Nag-aalaga na lang kami ni Roy ngayon ng dalawang makukulit na apo. At isa pang anak na nasa kolehiyo na siyang nagturo sa akin kung paano magpadala ng email sa inyo. Matagal na po kasing fan ng inyong channel ang anak namin kaya palagi siyang nakikinig sa inyo. Tuloy, pati kami ng tatay niya ay naimpluwensyahan na rin niya. Kaya heto ko ngayon at nagkukwento na rin. Hindi na kami nakatira doon sa dati naming tinitirhan sa Laguna dahil lumipat na kami ngayon sa Maynila. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga nakakalimutan ang kwentong ito na naglalaman ng mga alaala ng nakaraan sa lugar na yon.
Sinasabing ang mga ikinikilos ng mga kaluluwang nananatili sa lupa ay nakadepende sa kanilang mga karanasan noong buhay pa. Halimbawa, ang iba ay nagiging mapanakit kung namatay ito ng may galit. Meron namang iyak ng iyak dahil pumanaw ng may matinding lungkot sa puso. Subalit, alam niyo bang meron ding mga kaluluwang nagpapakita ng masidhing takot? Takot sa mga taong nagdulot ng pasakit sa kanya noong nabubuhay pa. Takot na hindi niya nagawang iwan at patuloy na gumagambala sa kanya maski sa kabilang buhay. Sa episode ngayong araw, ating pakinggan ang kwento ni Jeremy. At alamin natin ang masahol na dinanas ng kanilang kasambahay sa kanyang mga magulang. Pakinggan kung paano literal na kumapit ang trauma hanggang sa kaluluwa ng pobreng dalaga. Dito lamang sa kwentong Takip Silim. Kumusta, Miss Anne? Binabati ko rin po ng magandang araw ang lahat ng listeners ng kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jeremy. 42 years old at nakatira ngayon dito sa Ilocos. Itong ibabahagi ko ay nangyari noong binatilyo pa lamang ako, taong 1996. Doon ito naganap sa lalawigan ng Bulacan, kung saan ako lumaki. Tungkol ito sa sinapit ng kaawa-awa naming kasambahay na tawagin na lang natin na si Ate Neneng. Kasambahay naming pinagmalupitan ng husto ng aking mga magulang. Pangmamaltratong patuloy na pinagdurusahan ni Ate Neneng hanggang sa kabilang buhay. Miss Anne, bandang Pebrero taong 1996. Dumating sa amin sa Bulacan si Ate Neneng. Nasa 20 anyos na po siya noon, kung hindi ako nagkakamali. Nirekomenda siya sa amin ng isang kakilala ni Daddy Roman. At galing pa pala ito sa Visayas. Ako pa nga ang nagbukas ng gate pagkarating niya. Tsaka pinapasok ko agad sa sala para makausap ni na Mommy Aida. Mami, siya na po yata yung sinasabi ni Daddy na pinapunta ng kumpare niya. Maupo ka. Salamat po, ma'am. Ikaw ba si Neneng? Opo. Pinapunta po ako rito ni Mr. Flores. Kailangan niyo raw ng kasambahay. Oo, bali. All around ang magiging trabaho mo. Tagalinis, tagalaba, pagaluto, pamamalengke, at iba pang mga gawain. Pangkaraniwang mga gawaing bahay lang naman, pero ikaw lang mag-isa ang kasambahay namin ngayon. Kaya mo ba? Kaya naman po. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay sa probinsya namin. Kung hindi ninyo na itatanong... Hindi ako interesado. Pasensya na po. Handa ka na bang magsimula agad? Opo. Handa na po ako. Sige, dalhin mo na yung gamit mo sa magiging kwarto mo. Yung pintong dilaw sa may likod ng bahay.
Magpahinga ka na ng 2 o 3 oras. Mamayang 5, bumangon ka na. At nang maituro ko sa iyo ang magiging trabaho mo. Sige po, ma'am. Ituturo ko na po ang kwarto niya, mami. Huwag na, Jeremy. Wala namang ibang kwarto ron sa likod. Mahinang utak lang naman ang hindi makakahanap nun. Miss Anne, aaminin ko, matapobre ang mga magulang ko. Masakit magsalita at matataas ang tingin sa kanilang mga sarili. Ako naman ay typical na rich kid noon. Hindi man matapobre, ngunit materyoso at may kayabangan din. Mahilig akong magpasikat sa kahit kaninong tao. Tsaka gusto ko malinis palagi ang tingin sa akin ng iba. Kaya naman, alam kong hindi magtatagal si Ate Neneng sa bahay. Alam ko nang mag-aalmusal ito ng pangiinsulto ni na Mommy at Daddy. Alam ko nang mabubugbog ito sa mga gawaing bahay. Kung sa bagay, wala rin namang nagtatagal na kasambahay sa amin. Pinakamatagal na siguro ay 3 buwan lang. Subalit, ipinagtaka ko ang napapansing pagiging mapagtimpi ni Ate Neneng. Sir, ma'am, naplantsa ko na po ang mga damit ninyo. Pati ang mga damit ni Sir Jeremy, tapos na rin po. Yung kotse, nilinis mo na ba? Ay, hindi pa po, sir. Tsaka, hindi ko pa po nasusubukan maglinis sa sakyan dati. So, magpapalusot ka, ganon. Ano kung hindi mo pa nasubukan? Madali lang naman yan eh. Linisin mo na yon, dali na. Malilate kami sa party dyan sa pagiging makupad mo eh. Sige po, ma'am. Bilis na! Para ka matandang uugod-ugod ang bagal mo! Kahit nahagisan na ng makapal na libro ni Mommy sa ulo, nanatili pa rin nakayuko at kalmado si Ate Neneng. Tahimik lang itong naglakad papuntang garahe. Ang kaso nga lang, naulit pa ng naulit ang ganoong trato ng mga magulang ko sa kasambahay. Sinubukan ko namang kausapin sina Daddy. Ngunit, sinasabi lang nila sa aking hindi namin kauri ang mga pulubi. Oo, mayabang at materyoso ako. Pero hindi naman kasi ako masamang tao para matiis ang pananakit sa iba. Hindi ko nga akalaing may ititindi pa pala ang pagiging masahol ng mga magulang ko. Isang gabi, pasado 11 na nakauwi si Daddy. Tulog na si Mommy noon. Sakto namang nagising ako nang pumarada ang kotse sa garahe. Nang sumilip ako sa bintana, napansin kong pasuray-suray ang paglalakad ni Daddy Roman papunta sa may likod ng bahay. Nagmasid pa ako. Hanggang sa nakita kong kuminto siya sa may pinto ng kwarto ni Ate Neneng. Kitang-kita ko sapagkat nasa baba lang ng silid ko ang kwarto ng kasambahay. Doon na ako bumaba at palihim na nagmasid. Naabutan kong binubuksan ni Daddy ang pinto gamit ang duplicate na susi.
kumabog ang dibdib ko. Pumasok si Daddy at sinara ang pinto. Pinagpawisan ako ng malamig nang lumapit ako sa kwarto. Walang bintana at madilim. Kaya wala akong magawa, kundi ipiid ang tenga ko sa pinto. Sir, ano pong ginagawa? Shhh! Huwag kang maingay. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Huwag ka sabing maingay eh. Maglalaro lang tayo. Sir, wag po, sir. Wag po. Wag. Huwag ka sabing maingay eh. Babayaran naman kita, ang dami mo pang arte. Hayop, Dad. Anong nakain mo? Jeremy, anong ginagawa mo dyan? Mami. Napakadilim ng gabing yon, Miss Anne. Pinilit pasukin ni Mommy ang kwarto ni Ate Neneng. Doon ay tumambad sa amin si Daddy na nag-aangat pa ng pantalon. At ang kasambahay na hubot-hubad na nakasiksik sa isang sulok. Ma'am, tama na po, ma'am. Malandi kang babae ka! Napakakatimo! Alam mo nang may asawa yung tao, nilalandi mo pa, hayop ka! Ma'am, wala po akong kasalanan. Si sir po. Malahimik ka! Mami, tama na po. Huminahon po kayo, mami. Huwag mong sabihin pati ikaw ay ginayuma rin ang taga-bukid na to, Jeremy. Huwag kang makikialam. Walang habas na binugbog ni Mommy si Ate Neneng. Sinabunutan, pinagsasampal at hinampas ng kung ano-ano. Inuntog din niya ang ulo nito sa simentong dingding ng kusina. Dahil nga ulo ang napuruhan, kaya nagdugo ito ng husto na bumahid pa sa puting dingding. Tumigil lang si Mommy ng lupaypay ng nakasalampakang kasambahay sa lapag. Tutulungan ko sana pero pinapunta na ako ni Mommy sa kwarto ko. Ayaw niyang makialam ako. Ayaw niyang akitin din daw ako ng kasambahay. Hindi ako nakatulog noong gabing yon, Miss Anne. Hindi ko kasi sukat akalaing ganoon pala kasahol ang mga magulang ko. Pagising ko pa nga kinaumagahan, lalong sumakit ang ulo ko nang makita si Ate Neneng. Hindi na makapaglakad ng maayos. Good morning po, Ate Neneng. Kayo pala, Sir Jeremy. Good morning po. Ate naman eh. Para kayo nakakita ng multo. Ate, kamusta na po? Bakit parang hirap po kayong maglakad? Ano? Tinamaan kasi yung tuhod ko kagabi. Kaya ayun. Ay, ba't ba ganun si na Mami? Ay, Sir Jeremy, maligo na po kayo. Layo na kayo sa akin, baka mapagalitan kayo ni Ma'am. Ha? Bakit naman? Sige na po. Iwan niyo na po ako. Sige na po. Tuluyang nagbago si Ate Neneng, Miss Anne. Palagi na itong nanginginig sa takot at sobrang naging magugulatin.
madalas ko rin siyang nakikitang nagpipigil ng luha. Minsan pa nga, nakikita ko talaga siyang umiiyak ng patago. Ramdam kong gusto na niyang umalis at umuwi. Pero hindi niya magawa. Malayo kasi ang kanila. Sa Visayas pa. Dagdag pang hindi niya nakakausap ang kanyang mga mahal sa buhay. Kasi wala pang cellphone at internet noong mga panahong yon. May telepono kami, pero walang ganoon sa baryo nila. At dahil nga bumabagsak na ang kalusugan ni Ate Neneng, bumabagal na ang kanyang pagkilos sa bahay. Madalas na rin siyang nagkakandamali-mali sa mga gawain. Ang resulta, lalo siyang pinag-iinitan ng mga magulang ko. Mas madalas siyang nasasaktan, ni hindi na gumaling ang kanyang tuhod. Palagi ko nang ang naririnig ang kakaiba niyang yabag kapag dumadaan sa labas ng kwarto ko. Mabigat ang tapak ng kanang paa, samantalang nakasadsad sa sahig ang kaliwa. Hanggang isang gabi, mainit ang ulo ni Mommy nang umuwi. Natagal lang kaya ata, Aida. Buti na lang, kakaluto lang itong nilagang baboy. Pag hindi ka pa dumating, ihigup ka talaga ng malamig na sabaw. Init ang ulo ko, Roman. Huwag mo muna akong buwisitin, pakiusap lang. Ano ba kasing nangyari? Problema sa inventory. Ang daming nawawalang stocks. Tapos sumabay pa ang ilang problema sa mga pisanteng empleyado. Osha, kumain ka na dyan. At nang mahimasmasang ka. Ano ba naman, Neneng? Aanga-anga ka na naman eh. Napakamahal ng basong yan tapos babasagin mo lang. Ma'am, pasensya na po. Pasensya na po. Purgang-purga na ako sa iyong malanding inutil ka. Walang kaabog-abog na binuhos ni Mommy kay Ate Neneng ang malaking mangkok ng napakainit na sabaw. Sumunod ang nakasanayan ng eksena sa bahay. Binugbog na naman ni Mommy ang kasambahay habang si Daddy ay nainis nang madistorbo ang kanyang hapunan at agad na umalis. Pinilit kong pigilan si Mommy pero ayaw talaga niyang paawat. Sa halip, pinapunta lang niya ako sa kwarto at kinandaduhan sa loob. Dinig sa buong bahay ang palahaw ng kasambahay at paninigaw ng Mommy ko. Pilit kong kinakalampag ang pinto, pero hindi ko talaga mabuksan. Tumagal pa ng halos isang oras ang malagim na tagpo. Hanggang sa tumahimik na rin. Narinig ko na lang na nagsara ang backdoor. Tapos, pumasok na ang kasambahay sa kanyang silid. Miss Anne, bagamat mahina na ang pandinig ko, dinig ko ang pag-iyak ni Ate Nene. Nasa ibaba nga lang kasi ng kwarto ko ang kanya. Pinakinggan ko itong maigi. Tsaka napansin kong nahihirapan siyang huminga at paubo-ubo. Matagal siyang humagulgol ng tuloy-tuloy. Isa, dalawa, o tatlong oras, hindi ko na matandaan. Basta, namalayan ko na lang na alas dos na ng madaling araw nang matahimik ang kawawang kasambahay. Ate? Ate Neneng? Ate? Hinahanap na po kayo ni na Mami. Alas 7 na po eh. Di pa po kayo lumalabas. Ate?
Ate? Wala pa rin ba, Jeremy? Ano bang nangyayari sa batugang yan? Baka naman po hindi makakilos dahil sa sakit ng katawan, mami. Napasobra po kayo. Tahimik! Tumabik at bubuksan ko ang pinto. Talagang kakalbuhin ko na yung tamad na yan. Oh, Neneng! Ano ba't nakahilata ka pa rin dyan? Talagang hindi mo ako sinasagot, ha? Neneng! Neneng! Mami, hindi po kaya... Hindi nga ako nagkamali, Miss Anne. Patay na si Ate Neneng nang umagang yon. Tiningnan ko siya na nakahiga sa kanyang papag. Punit-punit ang damit. Puno ng latay ang buong katawan. At namamaga ang mga mata. Sinabi ko kina Mommy na ipaalam na agad sa mga kamag-anak ni Ate Neneng ang nangyari. Pwede naman kaming magtanong sa kaibigan ni Daddy na nagpapasok sa kasambahay sa amin. Pero lumutang ang nakakangilong karuwagan ng mga magulang ko. Napilit nilang tinatago sa pagiging mapagmataas. Ayaw daw nilang mabahiran ang kanilang reputasyon. Kahit ang totoo ay ayaw lang talaga nilang makulong. Kaya ang ginawa nila, inilibing nila ang kasambahay sa bakuran namin. Sa may likod ng bahay. Doon sa tapat ng kwarto nito. Anak, intindihin mo naman. Wala na kaming mapagpipilian ng daddy mo eh. Alangan namang hayaan lang naming makulong kami. Gusto mo ba yun? Huwag niyo muna akong kausapin. Anak naman, makinig ka muna. Sabi na huwag niyo muna akong kausapin! Buong araw akong nagkulong sa kwarto noon. Napakagulo ng isip ko. Kasi alam kong maling-mali ang ginawa ng mga magulang ko. Pero di ko naman alam kung anong gagawin. 15 anyos pa kasi ako noon. Kaya hindi ako makapagpasya kung paano ako lalapit sa mga pulis. Natatakot din akong maiwang mag-isa sa bahay kapag nakulong sila. Lumipas ang tanghali nang hindi ako lumalabas para kumain. Kinakatok ako ni na Mommy pero hindi ko sila pinagbubuksan. Nakatulala lang ako sa kama habang gumugulong ang hapon. Hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw. Subalit, napamulagat ako ng bangon nang may marinig ako mula sa labas ng pinto. Kakaibang mga yabag. Mabigat ang isang tapak habang sumasadsad sa sahig ang isa. Nanayo ang mga balahibo ko. Pinilit kong bumangon at pumunta sa pinto. Kahit nanginginig ang mga kalamnan ko, binuksan ko ng bahagya ang pinto. Ate Neneng? Ate Neneng, kayo po ba yan? Guni-guni. Pero sigurado talaga ako sa narinig ko eh. Yabag talaga ni Ate Neneng yun. Gutom lang siguro ako. Makakain na nga lang muna.
Bumaba nga ako para magpunta ng kusina, Miss Anne. Tahimik naman ang bahay. Kaya inisip kong umalis sina Daddy at Mommy. Dahan-dahan lang akong humahakbang sa hagdan. Kasi hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Pakiramdam ko talaga noon. Naroroon pa rin si Ate Neneng sa paligid. Nang makarating ako sa bungad ng kusina, sinindihan ko ang ilaw. Miss Anne, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang bahid ng dugo sa isang bahagi ng sementong dingding. Doon, sa mismong pinaguntugan ni Mommy sa ulo ng kasambahay. Ang sahig naman ay may bahid ng hindi ko matukoy na likido nung una. Akala ko tubig. Pero medyo iba kasi ang kulay. Sinausaw ko ng konti ang hintuturo sa likido at inamoy. Lalo akong nanginig nang matauhang sabaw yon ng nilagang baboy. Jeremy, anak, buti naman at lumabas ka na rin. Nag-alala kami sa'yo. Kumain ka na ba, Jeremy? Ano ba't nakatulala ka? Mami, Daddy, nandito siya. Nandito si Ate Neneng. Anong nangyari dito? Natigilan sina Mommy at Daddy nang makita ang dugo sa dingding, pati na ang sabaw sa sahig. Lalong sumidhi ang kilabot namin nang biglang bumukas ang back door sa may kusina at unti-unting pumasok si Ate Neneng. Napaatras kaming tatlo. Lumingon sa amin ang multo. Miss Anne, napamaang ako nang makitang putok ang isang bahagi ng ulo ni Ate. Puno ng latay ang buo niyang katawan at namamaga ang mga mata. Nang makita niya kami, agad siyang nanginig at bumakas sa kanyang mukha ang takot sa mga magulang ko. Yumuko ito, animoy, nagmamakaawa. Sumiksik sa may gilid ng pinto at tinakpan ang mukha habang umiiyak. Tama na po, Ma'am. Huwag niyo na po akong saktan. Tama na po. Ate Neneng, bakit po kayo nandito? Ate, magpahinga na po kayo. Tama na po. Jeremy, halika na. Huwag kang lalapit dyan. Huwag kang lalapit sa impactang yan. Umakyat na kayo sa taas. Bilis! Baka saktan pa tayo niyan. Dali na! Tama na, Ma'am! Tama na! Sumakit ang ulo ko sa napakalakas na sigaw ni Ate Neneng, Miss Anne. Kasabay ng sigaw niya ay sumabog ang lahat ng mga ilaw sa first floor. Mga ilaw sa sala, kusina at pati sa banyo. Bigla ring nabasag ang salamin sa ibabaw ng dining table at nagsiliparan ang iilang mga gamit sa kusina. Pinilit naming makalabas habang iniiwasan ang mga gamit na hinahagis sa amin ng malakas na hangin. Lumingon pa ako sandali kay Ate Neneng at nakita kong nagngangalit na ito sa matinding galit kina Mommy at Daddy. Diretso sa labas! Bilisan nyo! Mamamatay tayo rito! Papatayin tayo ng malignong yan! Mami, ano ba? Tama na! Lalo nyong dinadagdagan ng galit ni Ate! Ganyan ba talaga ayok asahol?
Ganyan ba talaga kayong ademonyo? Mga hayop! Jeremy! Ligtas naman po kaming nakalabas ng bahay, Miss Anne. Pinipigilan ako ni na Mommy pero tuloy-tuloy lang akong naglakad papalayo. Ni hindi ko na nilingon ang mga tampalasan. Dumiretso muna ako sa bahay ng isang tropa ko noon at nakisuyong doon muna ako sa loob ng ilang araw. Palihim lang din akong nakikipag-usap sa isa kong ninong para makiusap muna ng konting panggastos. Makalipas ang halos isang buwan, nabalitaan kong tinangka palang ibenta ni na Daddy ang bahay namin. Subalit, nagulat na lang ako nang puntahan ako ng isang pulis sa bahay ng tropa ko. Jeremy, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. May bangkay na nahukay sa bahay ninyo. Katawan nyo ng isang kasambahay ninyo, tama? Opo, sir. Pero, paano nyo po yun nahanap? May bibili dapat ng bahay at lupa ninyo. Pero, naramdaman daw niyang may multo doon. At nalaman niyang andun lang yun nakalibing. Naaminin ko, hindi ako naniniwala sa mga ganitong kababalaghan. Pero wala eh. May bangkay na nakita sa bahay nyo. Huhulihin nyo po ba ako, sir? Depende kung ano ang kinalaman mo sa pagpatay sa kasambahay. Ayos lang po sa aking makulong, sir. Sa palagay ko kasi, mali na wala akong ginawa para pigilan sina Daddy at Mommy. Pero... Pero ano? Siguraduhin yung makukulong sina Mommy at Daddy. Nakahanda akong maging testigo sa lahat ng kahayupan nila. Ituturo ko lahat ng pwedeng maging ebidensya. Wala na akong pakialam kahit makulong pa ako. Basta, kailangan makulong din ang mga magulang ko. Miss Anne, nakulong nga po sina Mommy at Daddy. Pwede sana akong makulong noon. Kasi wala pang juvenile justice system dati. Pero dahil tumistigo ako, hindi ako sinama sa mga kinasuhan ng mga kamag-anak ni Ate Neneng. Nang matapos ang kaso, naisip kong magpakalayo-layo na rin. Kumuha lang ako ng mga mamahaling gamit sa bahay, binenta, at agad nang bumiyahe. Ayun nga at nakarating ako rito sa Ilocos. Dito na ako tumira. At dito na rin nagkapamilya. Mahirap kasi kailangan kong talikuran ang marangyang buhay na kinamulatan ko. Pero tinanggap ko na lang na ito ang paraan ko para parusahan ang sarili. Umaasa rin na sana tuluyan ng pumayapa ang kaluluwa ni Ate Nene. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa paglalaan ng oras sa kwento ng aking nakaraan, Miss Anne. More power sa inyo at sana'y magtagal pa ang inyong channel. Naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Janelle Pable, Mayumi Makisig, Nigila Cabaya, Colette, Bernadette Arcalas, Realiza Tadle, Calambarian,
Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Alanea at Brian Brian. Sabi ni Alanea, 3 years na akong nakikinig ng bawat storya niyo po. Mula sa pagiging chef ko noon hanggang sa nakuha ko na ang work na related sa course ko, still, fan niyo pa rin ako na patuloy na nakikinig hanggang sa ngayon. Sabi din ni Brian, I love you, Katie! Ang gaganda ng mga story, may kapupulutan ng aral sa bawat kwento at karanasan ng iba na malaking na itutulong din sa atin para magkaroon ng idea na huwag gawin ang mali. Thank you po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod si Miss Anne. Nagpapasalamat.